Hi guys, welcome to Gamesers. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano maglaro ng Nintendo DS sa ating Android phone using Melon DS, isang Nintendo DS emulator for Android. So, yung unang step na gagawin natin is, simple lang, download lang natin sa Google Play Store. So, libre lang to sa Google Play Store. So, check natin, Play Store. Melon DS. Ayan. So, once nyo na-download nyo na to, open nyo lang, guys. So, ito na yung interface ng Melon DS. So, ganyan lang kasimple. So, yung kailangan mo naman ngayon gawin is magsiset ng ROM directory. Yung ROM, ang ibig sabihin doon yun yung Nintendo DS games. So, kung di nyo alam po saan kayo magda-download ng Nintendo DS games, suggest ko lang po is mag-leave lang kayo ng comment sa ating comment section. O kaya dun lalagay ko yung link o instruction kung paano kayo makapag-download ng games para sa ating Melon DS. So, halimbawa meron na kayo, ang susunod nyo gagawin is, labas lang tayo, mag-extract muna tayo ng file. So, pupunta ako dito sa aking Sarkyber. Since ako, meron ako na download. So, so, ina-download ko is itong Pokemon Black version. So, ituturo ko dito kung paano mag-extract ng mga .zip or .7c. So, gagawin nyo lang is, tap nyo lang, pindutin nyo itong extract yung nasa pangatlo. Tapos kayo na mamimili kung saan folder nyo ilalagay. So ako, lahat ng games ko, kakasama siya dito sa retro games na folder. So pipindutin nyo lang tong arrow na green. Tapos wait nyo lang. So ayan. Ah, wait, pakita ko lang kung nasaan napunta. Pokemon. Pokemon Fire version, ay hindi. Pokemon. Saan na napunta yan? Ayun, Pokemon Black version. .nds, yun yung binabasang file ng Melon DS. Since sa kapag-extract na tayo, ilo-locate na lang natin yung mga games. So, open ulit muna natin yung Melon DS. So, set natin yung directory, ROM directory, retro games. So, kahit maraming games yan, iba't ibang emulator, yung masaset niya lang dyan, yung madedetect niya lang dyan, yung pang Nintendo DS. So, itatlo yung games ko dito, Dragon Quest, Metroid Prime, tsaka Pokemon Black version. So dito, pwede nating yan yung settings. Tignan natin. Sa ROM, natin ko wala naman tayong kailangang galawin. System. Okay na yan. Isa pa. Video, tingnan natin. Maglagay lang tayo ng FPS counter. So, lagay natin siya sa top right. Para makita natin yung speed ng ating games. Ito sa inputs, pwede nyong i-customize yung controls. Pero, sa next video na natin siya gagawin. Testing natin kung gumagana na ba. Gagana nga talaga itong Melon DS o ano yung quality niya, kung maganda ba. Check natin si Pokemon Black version. So yan, nag-boot na.
Yun, guys, gumana. Yung speed na ito is 60 FPS. Wow. Sa mga mahilig sa maglaro ng mga Pokemon, so try nyo tong Melon DS. Isang magandang emulator to for Nintendo DS. So, skip natin. Try nyo natin. Ayan. So, sa original Nintendo DS, dalawa talaga yung screen niya. Pero dito dahil naka-phone tayo, makikita natin na nahati siya sa gitna. Pero pwede natin siya i-adjust. So, try na muna natin laruin. Pokemon, no? Press start. So, dito tayo sa new game. Excited ako kasi favorite ko itong Pokemon kahit noon pa. So yan, kung familiar kayo dito sa larong to, wala daw ako mag-enjoy kayo. Wow. So hindi ko na siya lang makakilala. Kilala ko lang is si Ash tsaka si Misty, pero matagal na kasi yun. Yellow version pa lang inilalaro ko dati. Yes. So, lalagay ng name. Hindi natin yung touchscreen kung gumagana. Hey guys, oh, gumagana rin yung touchscreen dito sa maliit na screen. So, diba sa original? Sa original niya na Nintendo DS, talagang may gumagana yung touchscreen niya. Pero kahit dito, gumagana guys. Dito yung sa maliit na screen. Hindi ko makita. Yan. Gumagana yung touchscreen niya guys. Ganda. Yes. But it's very honest person. So, try natin skip. Kaso wala. Ito na lang. Forward. Bilisan natin. Ayaw din. So, ito na. Yun, guys. Working talaga siya, guys. Sigurado ako maraming mag-enjoy nito, lalo na yung mga merong Nintendo DS, Game Boy. Sure ako magugustuhan niyo to sa mga Nintendo fans. Ayan, naka-control ko na, guys. Explore lang muna tayo dito. Yung gift nga pala daw, kailangan check. Yun, no? Oh, may mili ako ng tatlo. May mili ako sa tatlo. So, ito na lang. Nasa gitna. Mukha siyang baboy na tuta, na rabbit. Tapos yung buntot niya, baboy yung buntot niya rin. So, ito na lang. Yun, gumagana yung touch ko talaga.
Yun, battle, mag-testing natin, guys. Nakakatawa naman tong larong to. Bigla ko naalala yung mga dating nilalaro ko dito sa Pokemon, lalo na sa yellow version. Yun. So, hindi ako familiar dito sa DS. Ilang. Sa touch. Check moves. So, alin yung tackle. Okay. Milan, nalilito na ako, guys. So, hindi pa pamilyar din sa laro. Ah, yun pala dapat pinindot ko yung fight. So, tail whip. Yun. Ah, okay. Gagets ko na. Tackle. Yun, bawasan natin siya. So, yung bag pipintin ko, ah, meron para ditong mga ano, status. Okay. So, tackle ulit. Yun. Dilaw na siya, guys. So, tapos na natin. Yun, panalo tayo. Meron daw ako nakuwang 43 experience. So, yun. Ganda na ito, guys. Wow, ganda niya. So guys, try natin i-check itong isang laro sa labas na tayo dito sa exit. Try naman natin itong Dragon Quest 9. Okay ba talaga siya? So kung para makita natin kung talagang working ba at shamba lang si Pokemon. So try naman natin itong isang RPG na laro. Gawa rin talaga siya ni level 5. Sa level 5, kung di nyo alam, isa sa mga game developer na mga RPG, gaganda yung mga laro niyan. Okay dito, guys. Okay. So, yun, no? Diba? Talagang touchscreen. Magano yung touchscreen? Ayun, no? Naikot din natin siya. Diba? So, ang ganda. Ganda nung ano na to. Maganda tong Melon DS. So, try nyo rin to, guys. So, that's it. For our video, kung nagustuhan nyo, please like nyo naman po and subscribe na rin kayo sa aking channel. Invite ko nga rin po pala kayo sa aking Facebook groups, so meron ako doon ginawa, pwede kayong mag-add doon, o add ko kayo doon.
meron doon mga links, games, etc. etc. So mag-iwan nga rin pala ako ng instruction paano about sa game nito, yung mga ROMs sa comment section. So message nyo lang ako kung nahihirapan talaga kayo. Pero lahat naman yan makikita sa Google search. So kung masipag kayo, Google search nyo lang. So hanggang dito lang guys. Thank you for watching and see you on my next video.